ang kahirapan ang siya nagtutulak sa ating nakararami upang maghangad at gumawa ng paraan para maging maayos at mapabuti ang pamumuhay. Kasabay ng pag-iisip kung paano tayo makakatulong sa nakararami. Ganito ang ginawa ng ating bida sa kwento natin ngayong araw. Halina't balikan natin ang kwento ng paghihirap, pagsusumikap at pagtatagumpay ni Mariano K. at kung paano niya ito nagawa. Ipinanganak si Mariano K. taong 1921. Halos ilang taon pa lang ang nakalilipas ng magtapos ang World War I. Na sa mga panahong ito ay ramdam pa ang pinsala ng nagdaang giyera. At sa kasamang palad ay naulila na siya sa edad na 10 taong gulang pa lang. Na siya namang naging dahilan para hindi siya makapag-aral agad. At sa halip ay nagbanat na agad ng buto sa mura nitong edad. Nagtrabaho si Mariano K. sa isang drugstore chain bago pa man magsimula ang World War II. Kaya naman sa araw-araw niya sa trabaho ay natutunan niya ang mga iba't ibang klase ng mga gamot at mga sakit ng tao at kung anong gamot ang para dito. Sa mga panuhong ding ito, tamang-tama naman na nakagawa ang mga German scientist ng gamot na siyang nakapagpabago sa larangan ng medisina. Taong 1930s, nung maimbento ang gamot na tinaguri ang miracle drug, ang sulfathiazole. Kaya binansagan itong miracle drug ay dahil sa kakayahan itong gamutin ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman, gaya ng pulmonya, gonorrhea at mga bacterial infections. Kaya naman tumaas ang demand para sa naturang gamot na ito. Kahit pa napag-alaman din ng mga siyentipiko na mayroong ding masamang epekto ang gamot na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay di maitatanggi ang bisa at pagiging epektibo ng sulfa drugs dahil sa mga buhay na nailigtas nito sa buong mundo. Nang matapos ang World War II, tumambad ang pinsalang naiwan ito sa Pilipinas. Maraming establishmento ang nawasak, kasama na dito ang mga pharmacy o mga butika. Dahil dito, mas tumaas ang pangangailangan ng mga gamot, lalong-lalo na ng sulfa drugs. Dito magsisimula ang unang hakbang ni Mariano K. patungo sa tagumpay. Dahil sa matinding demand para sa sulfa drugs, naisip ni Mariano K. kung paano siya makakapaghanap buhay habang tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Dahil noong mga panahong iyon ay hindi maitatangging sobrang laganap ang kahirapan at bagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa naiwang pinsala ng giyera. Dito naisip ni Mariano K. na bumili ng mga medicine vials at capsules at ibenta ito ng tingian sa mas mababang halaga. Ito ang una niyang naging hakbang dahil kung tutuusin ay wala siyang perang pangkapital sa naiisip niyang negosyo. At ang mga tao noong mga panahong iyon ay walang kakayahang bumili ng gamot kundi dahil sa malasakit ni Mariano. Di naglaon, nakalikom si Mariano ng 100 piso at ginamit upang bumili ng nakaboteng sulfathiazole at ibinibenta naman niya bawat piraso. Sa ganitong sistema, tuloy-tuloy na pagpapaikot ng mga kinikita niya ay nakapag-ipon siya at bumili ng kariton na gagamitin niya sa pagtitinda. Dahil dito, hindi na lang isang gamot ang pwede niyang maibenta at sa halip, nadagdagan pa ang mga klase ng mga gamot na pwede niyang maibenta na kanyang inilalako gamit ang kariton. Kung tutuusin, hindi lang si Mariano ang unang nakaisip ng ganitong diskarte sapagkat napakalakas ng kompetisyon ng bentahan ng gamot. Ang malaking pinagkaiba ni Mariano sa ibang nagbibenta na hindi binigyang pansin ng iba ay ang kalidad ng gamot na kanilang ibinibenta. Marami kasi noon
ay hangad lang ang kumita ng pera, gaya ng ilan na kahit expired na ay ibinebenta pa rin. At ang ilan naman ay nagbebenta pa ng peking gamot na sa halip na makapagpagaling ay nakasasama pa. At ang matindi pa dito ay napakamahal pa ng presyo. Hindi matatawaran ang reputasyong nabuo ni Mariano, lalong-lalo na pagdating sa kalidad at pagiging laging bago ng mga gamot na kanyang ibinibenta na naging pundasyon niya sa kanyang negosyo at nagresulta upang ang kanyang kariton ang maging takbuhan ng mga tao na nangangailangan ng gamot at makakuha sa patas na presyo. Simpleng bagay na hindi nakita ng mga kakumpetensya ni Mariano. March 1, 1945. Dahil sa sipag, dedikasyon at malasakit ni Mariano, nakalikom siya ng sapat na halaga upang makapagpatayo ng kanyang kauna-unahang tindahan o outlet sa Bangbang, Manila. Ito ay ang kauna-unahang Mercury Drug sa Pilipinas. Hango ito sa Roman God na si Mercury na mensahero ng mga Diyos at sa Caduceus na dala nito na sumisimbolo naman sa medisina. Pero hindi pa rin tumigil si Mariano sa pag-iisip ng diskarte kung papaano niya mapapalakas at maihahatid sa mga tao ang kanyang produkto. Kaya naman noong 1948, nagsimula siyang mamili ng mga sasakyan upang gamitin sa pag-deliver ng mga gamot para sa mga customers. Ayos diba? May delivery services na pala dati pa. Nanatiling one-store operation ang Mercury Drug hanggang 1960s. At alam nyo ba mga kabaliktanaw, bukod sa reputasyon nitong nakasisigurong gamot ay laging bago, ay ang haba ng store hours nito. Dahil noong 1952, nag-ooperate na ang Mercury Drug ng 17 hours a day, 7 days a week. At masumaba pa ito sa 24 hours a day, 7 days a week noong 1965. Na magpahanggang sa ngayon ay mayroon pa rin branch o branches na bukas 24/7. Astig, di ba? At noong 1963, inimbitahan si Mariano ng Ayala Corporation dahil noong mga panahon yun ay nagtatayo sila ng isang shopping center sa Makati Central Business District at gusto nila magkaroon ng isang drugstore sa loob ng mall. Isang drugstore na siguradong pupuntahan ng mga tao dahil sa napakagandang reputasyon nito, lalong-lalo na pagdating sa kalidad ng mga gamot. Nagkasundo ang dalawang panig at kumuha ng pwesto ang Mercury Drug. At sa kaparehas nga na taon, ay nabuksan na nga ang ikalawang branch nito sa Ayala makalipas ang dalawang dekada. At take note, ito ang naging kauna-unahang self-service drugstore sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy na lumago ang negosyo ni Mariano K. Taong 1965, nang magbukas ang kanyang ikatlong branch sa Quiapo, Manila. Sa pagkakataong ito, habang lumalago ang kanyang negosyo at dumadami ang mga branches, ay nagawa pa rin i-maintain ni Mariano K. ang kalidad ng mga gamot sa pamamagitan ng pag-invest sa mga warehouse. At di lang basta-basta warehouse, ito ang kauna-unahang computerized at temperature-controlled warehouse na nagpapanatili sa kanilang mga produkto sa pinakamaganda nitong kalidad. But wait, there's more. Ang Mercury Drug din ang unang nagpakilala at gumamit ng biological refrigerators at drive-through services. Oh, san ka pa? Patunay lang na ang Mercury Drug ang nangunguna sa paghahanap ng paraan para lalong gumanda ang kanilang serbisyo. At noong 1970s, matagumpay na nakuha ng Mercury Drug Corporation ang Medical Center Drug Corporation o MCDC at nagsimulang magbenta ng mga medical equipments, supplies at surgical instruments na siya namang lalong nagpalakas sa negosyo ni Mariano K. Patuloy sa paglago at pagdami ng branches ang Mercury Drug dahil noong 1995, meron na itong 270 na lokasyon. At noong 2004, nadagdagan pa ito at nagkaroon ng 450 na tindahan o branches. At noong 2015, pinangunahan ng Mercury Drug ang market share
at kumita ng 104 billion pesos. April 15, 2017. Isang nakakalungkot na balita ang bumigla sa buong Pilipinas dahil sa pagpanaw ni Mariano K. sa edad na 76. Pero ang mga naiwan niya at mga charity program na tumutulong sa mga kapuspalad ay nagpapatuloy. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayong araw at nag-iwan sa inyo ng isang inspirasyon na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang tagumpay o ang ninanais. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.